Welcome back sa aking YouTube channel mga troops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Max Kellerman nagkomento sa paparating na undisputed clash nila Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Mahihirapan daw si Crawford sa high work rate ni Spence o sa madaling salita ay sa sipag nito. Kaya daw ni Spence manalo sa pamamagitan ng jab at defense kontra sa mga world-class fighters. Idagdag pa dito ang pagiging hard hitter at aggressiveness ni Spence. Kadalasan daw kay Crawford ay pinag-aaralan nito ang mga kalaban ng ilang rounds bago umaksyon. Ngunit sa mga kagaya daw ni Spence na laging may masamang intention sa kalaban ay mas maigi daw nasaktan agad ito o inakout agad ayon kay Max Kellerman. Dahil kung ipaparayan ni Crawford ang ilang rounds para lang mapag-aralan si Spence ay baka matalo pa daw ito. Sa kabilang banda naman daw ay pagdating kay Crawford ay naging focus daw ito sa pagiging aktibo sa boxing sa mga nakalipas na taon. Hindi daw kagaya kay Spence na maraming pinagdaanan sa buhay kagaya ng mga aksidente, injury at inactivity nito sa boxing. Sa mga performance naman ni Spence ay hindi ito nakitaan ni Max ng kahit na anong pagbabago o kahinaan sa laban. Sa mga ganitong klase ng malalaking laban daw kasi ay minsan ay makakaapekto ito. Dagdag pa ni Max ay magaling si Crawford mag-adjust sa laban at baka daw ito ang pinakamagaling na adjusting fighter sa boxing. Ganun pa man daw ay kung sino daw ang mananalo sa Spence vs Crawford fight ay paniguradong hihiranging bagong top 1 pound for pound fighter ngayon. Sa kabilang dako naman po tayo, Oscar De La Hoya sinabing may plano na sa susunod na makakalaban ni Ryan Garcia. Ayon kay Oscar ay nagbabakasyon lang si Ryan ngayon sa Jerusalem at pagbalik nito ay tsaka nila aayusin ang susunod na laban. Nagkaroon ng bangayan ng dalawa sa social media at nagpalitan ng maanghang na salita. Kaya nang matanong si Oscar patungkol sa estado ng relasyon nila ni Ryan ay sumagot ito na kahit na anong mangyari ay sa bandang huli daw ay pamilya pa rin sila. Mas lalo pang umingay at na-hype ang 140 pound division ngayon dahil sa mga pangalan at mga laban na nangyari noong mga nakalipas na buwan. Mula sa mga kampyon na sila Rolly Romero, Regis Progray at ang bagong kampyon ngayon na si Teofimo Lopez hanggang sa mga bigating pangalan na sila Adrian Broner nakakapanalo lang noong nakaraang araw na planong bumaba ng timbang, si Ryan Garcia nakakaakyat pa lang ng 140 pound division, si Devin Haney na plano ring umakyat sa 140 pound division at sa mga top contenders ng nasabing division. Sa tingin nyo mga troops, anong pinakamagandang laban na maikakasa sa 140 pound division? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Yun lamang po at maraming salamat.